Hello sa inyo mga kaibigan, kamusta kayo dyan mga tol? Ngayong araw to ay gagawa tayo ng isang napaka-special na fried chicken and gravy. Itong fried chicken na to, hindi to version ng kung ano-ano. Hindi to a la Jollibee or a la KFC or kung ano paman. Sarili ko tong version at sana may matutunan kayong technique dito sa aking paggawa ng aking fried chicken and gravy. So samahan nyo ako ngayong araw na to ha. Diyan lang kayo at panoorin nyo ang aking mga gagawin. Tapos gagawa tayo ng isang milk brine mga tol, nagawa sa evap milk. Yung iba gumagamit ng ranch or ng buttermilk, pero sa atin gagawa tayo ng gawa lang sa evap. So pinaghalo-halo ko yung garlic powder, onion powder, salt, pepper. Tapos haluin natin itong maigi kasi dito natin ilalagay yung ating hiniwang chicken. So ayan, after natin madissolve lahat ng mga spices dun sa ating milk brine, lagyan natin yung ating chicken kasi kailangan pa natin itong i-marinate ng mga ilang oras sa loob ng refrigerator at cooler para ma-maintain yung kanyang temperature bago natin siya lutuin. Habang nakaka-marinate yung ating chicken sa ating cooler, magbalata tayo ng mga 3 o 4 na patatas. Tapos ilagay ito sa isang pot na mayroong tubig. Tapos pakuluan natin ito. At habang kumukulo yan ay maglagay na tayo ng asin. Hindi ako naglalagay ng asin bago kumulo yung tubig kasi mapapabagal ng asin yung pagpapakulo ng tubig. So naglalagay lang ako ng asin pag kumukulo na ang tubig. Kung luto na yung patatas, i-testing natin ito sa pamamagitan ng pagtusok ng linidor. Tapos magpainit tayo ng konting gatas ulit sa isang pot. Lagyan natin ito ng salt and pepper at konting butter. Ayan mga tol, pagkatapos ilagay natin yung ating nalutong patatas. Tapos lagyan nyo ng konting salt and pepper. Tapos mamash natin to gamit itong potato masher. Kung wala kayong potato masher, pwedeng simpleng sandok or simpleng tinidor lang para madurog lang yung ating patatas dito. At kapag nadurog na yung ating patatas, ay hayaan mo lang itong maluto ng dahan-dahan sa mainang apoy gamit ang isang spatula para ma-absorb niya yung flavor na ating nilagay dun sa gatas. Tapos ito pa yung isang flavor yung mga tol. Ito yung isang homemade black garlic. So, meron akong separate vlog tungkol dito. Abangan nyo kasi napaka-interesting yung bagay na ito. So, pag nakuha nyo na yung pinaka-buds ng black garlic, i-chop lang ito o hiwain ng maninipis. Tapos, ilagay sa ating mashed potato. Napakasarap dito sa mashed potato mga tol. So, kung wala namang black garlic, pwede nyo gumamit ng toasted garlic para meron lang flavor yung ating mashed potato. Tapos pag nagawa mo na yung mashed potato, gumawa naman tayo ng gravy. Ito nga pala tol yung chicken stock na ginawa ko out of brown bones ng chicken. At pagkatapos ay papainitin natin ito sa isang pan para matunaw yung ating jellified stock. Ayan, dahan-dahan natin tunawin yung ating jellified stock hanggang sa matunaw ito. Sa isa pang pan, magpainit ng konting butter. Tapos magsaute din ng konting chopped garlic. Haluin natin ng haluin hanggang sa magkaroon lang ng konting aroma yung ating nilagay na garlic dyan. Tapos pagkatapos yung mahalo yan at alam nyo nang medyo naluto na ng konti yung bawang, maglalagay tayo ng konting starch o yung harina. So, ang tawag ko dyan sa paste na yan ay roux. So, equal amount, 2 tablespoon ng butter at saka 2 tablespoon din ng flour. Lutuin lang natin yung ating roux hanggang sa mag-brown lang ito ng konti.
Tapos unti-unti natin ilagay yung ating tinunaw na jellyfied stock. So dahan-dahan ang paglalagay hanggang sa matunaw yung flour na ginawa natin, yung roux na ginawa natin. So dahan-dahan hanggang sa matunaw yun. Kasi pag ginagay natin yun ng lahat, magkakaroon ng lump yung ating gravy. So ayaw naman natin yung parang may buo-buong trace ng flour o may hilaw na flour dun mismo sa ating gravy, di ba? So haluin lang ng maigi hanggang sa matunaw gamit yung wire whisk. Tapos lasahan natin at kung medyo hindi pa sakto sa ating panlasa, lagyan ng seasoning tulad ng salt and pepper. Tapos itong nilalagay ko sa aking gravy. Pag alam kong medyo may lasa na yung aking gravy, nilalagyan ko siya ng butter. Yun yung aking secret ingredients dun sa aking gravy. So pag nakagawa tayo ng gravy, gumawa naman tayo ng breading para sa ating fried chicken. Pagsama-samain lamang ang harina at saka konting cornstarch sa isang uninis na bowl. Mas maraming harina sa cornstarch. So maglagay lang ng konting mga pampalasa tulad ng paprika, garlic powder, onion powder, salt and pepper. Tapos ito yung isang trick sa ginagawa ko sa aking pag-breading. Double breading ang gagawin natin dito. So unang gagawin, from dun sa mismo sa marination natin, i-dip natin yung ating chicken dun sa ating ginawang breadings. Tapos ibabalik natin ito sa ating marination. Tapos ibabalik ulit doon mismo sa breadings na ginawa natin. Tapos ilalagay natin sa isang maliit sa plato. So, kailangan mong medyo i-shake para hindi ganong ma-flour. Tapos, ganun din gagawin natin sa mga natitira pang chicken dun sa marination. So, from marination to flour, then back to marination again, then back to flour, and then sa plato. Tapos, syempre, habang ginagawa mo yan, nagpapainit ka na rin ng mantika dun sa iyong fryer. Kung meron kang fryer, o kung meron kang wok, so magpainit ka na ng mantika habang ginagawa mo yan. So, ayan, nakapagpainit na ako ng mantika, di ba? Excuse me po. So, ayan. Pagkatapos ko mabreading yon, ilagay ko na sa fry basket, tapos rinito ko na siyempre, of course. So, ayan. Ang correct temperature para masabi natin lutong-luto na yung ating chicken, normal para sa ating chicken, yung 165 degree Fahrenheit. Merong kayong probe thermometer, pwede nyo gamitin yan para malaman nyo kung luto na yung ating chicken. So kung na-reach na yung chicken, ready natin iplato ang lahat. So ilagay natin yung ating black garlic mashed potato sa ating malinis na plato. Yan, diba? Diba napakadali lang gumawa ng chicken, fried chicken and gravy. Meron kasamang fancy black garlic mashed potato. Tapos yan, ilagay natin yung ating ginawang chicken. Fried chicken a la Ben Hurrian. Tapos yan, ilagay mo na yung ating ginawang gravy. O yan, diba? Napakadali lang ating fried chicken and gravy. So sana na may natutunan ka sa ating ginawang ito. So, kung hindi ka pa nakapagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na sa ating channel para may matutunan ka pang katulad dito. So, hanggang sa muli, mag-ingat, kain po tayo, fried chicken and gravy with garlic, with black garlic mashed potato. Ingat po, paalam!